Mga po tayo lahat, magandang umaga po. Vice President Jojo Marvinay, Executive Secretary Paquito Ochoa, members of the Cabinet, Representative Emmy Calixto Rubiano, Mayor Tony Calixto, General Manuel Bautista, Service Commanders Lieutenant General Lauro Catalina de la Cruz and Lieutenant General Noel Coballes, Police Director General Ana Purisima, General Manager San Elondrado, fellow workers in government, mga minamahal ko mga kababayan. Nagbubukal ang malawak at pangmatagalang kaunlaran sa matibay na samahan ng mga bansa na ipupunla ang kasaganahang kapakipakinabang sa bawat bansa sa maayos na ugnayan, sa patas na kalakalan at paglalatag ng pagkakataon para sa ating mamamayan. Ang paglipat natin sa Indonesia para makilahok sa 21st APEC Economic Leaders Meeting ay patunay sa direksyon nating tungo sa katuparan ng atikayang ito. Subok na po ng mahabang panahon ang pagkakaibigan ng Indonesia at Pilipinas, lalo na bilang magkatuwang sa pagsusulong ng kapayapaan. Lalo pa nating patitibayan ang ating relasyon sa Indonesia at sa ating mga karatig bansa tungo sa pagpapalakas ng ating ekonomiya. Makikibahagi rin tayo sa paglalatag ng mga inisiyatiba upang itaas ang antas ng edukasyon sa rehiyon, makamit ang mas maunlad na infrastruktura at maitutok ang nararapat na suporta sa micro, small, and medium enterprises. Mabibigyan din tayo ng pagkakataong makipagpulong sa mga pinuno ng iba't ibang bansa at sa kanilang mga kinalang negosyante sa APEC. Hihikayatin natin silang sulit na sulit ng maging destinasyon ang Pilipinas, hindi lang para sa turismo, kundi maging sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Mula sa Indonesia, tutulak naman tayo sa Brunei upang dumalo sa ASEAN Summit. Bukod sa mga pinuno sa Timog Silangan at Silangang Asya, makikipagdialogo rin tayo sa mga opisyal ng Korea, China, India at pati na rin sa ating strategic partners na bansang Hapon at Estados Unidos. Taas noon nating ibabahagi sa kanila positibong transformasyon sa bansa at ang tumataas nating kakayahan na makipagtulungan sa iba't ibang larangan. Sa usapin man ng climate change at disaster management, maritime security at sa pagpapaigting ng free trade agreement sa mga karating bayan sa pamamagitan ng Regional Comprehensive Economic Partnership. Malinaw ang batayang prinsipyo ng pakikisa natin sa ganito mga kumperensya. Bawat bansa, papaangat pa lang o ganap ng maunlad ay hindi makakausad mag-isa. Ano mang pagsubok na pinagdadaanan ng isang bansa ay sa rin mga hamong hinaharap ng buong daigdig. Bilang responsabling kapitbahay, mangunguna tayo sa pagdamay at paggalang sa mga bansang kasalo nating naninirahan sa nag-iisang mundo. Gaya ng lagi, nasa malayong biyahe man tayo, lagi kong bitbit bilang prioridad ang interes ng mas nakakarami sa ating pagbalik. Taglay natin ang mas malawak na kakayahan at punto de vista upang tugunan ang anumang problemang lumalapag sa atin. Maraming salamat po at magandang araw po sa lahat.